marami ako naging kaibigan sa kulungan at lahat sila inaantay ka na doon. Wala kang mapapatunayan, Manini, hanggat hindi kumakanta si Rosa. Teka, nasaan nga ba siya ngayon? Nakikita mo pa ba siya? Kailan mapapasok sa isipan mo, ha? Diyan sa kukote mo, na walang mapupuntahan yung akusasyon mo. Pag-isipan mo nga, Manini, kung kaya ka namin ipaligpit sa loob ng kulungan, ngayong panglaya ka na. Excuse me. Pabilis na, Sandy. Mali ba yung ginawa ko? Ano ka ba? Di ba tinuruan na kita? Ayan o, hindi na lang pantay yung blush on mo. Hindi. Mali ba yung... Mali ba na... binasted ko si Armand? Hala! Hindi lang mali. Katangahan pa. Di ba kasi ako sigurado sa nararamdaman ko para sa kanya eh. Sandy, hindi sa lahat ng panahon ay puro puso na lang pinaiira sa pag-ibig. Abay, kung puso ng puso, lagi kang masasaktan. Minsan, kailangan mo ring gamitin yung utak mo. Yung pinakasalan mo si Armand, magiging komportable ang buhay mo. Hindi ka niya sasaktan. Kondisyonin mo ang utak mo na mahalin mo si Armand. Susunod din ang puso. Anong utak-utak? Huwag kang nakikinig kay Chita. Nakita mo nang walang girlfriend niyang kaibigan mo. Bading ko si Chita, Nay. Eh, girlfriend, boyfriend, kung ano man, no? Wala akong pakialam. Eh, nakikita mo nang walang karelasyon yung kaibigan mo eh. Paano? Utak ang pinaiiral. Alam mo, Sandy, huwag kang magpapatali sa taong hindi mo mahal. Wala naman po kayong asawa na yung Mirny. Ako ha, wala akong pinakasalan dun sa mga damuhong nanliligaw sa akin. Dahil puso ang pinaiiral ko. Sandy, habang buhay kang hindi magiging maligaya, kapag ka hindi mo pinakinggan yung sinasabi ng puso mo. Hindi niya talaga ako mahal. Arma naman! Niwala kang ang sing-sing, wala kang bulaklak, na hindi mo malang binusog si Sandy. Tapos bigla-bigla kang magyaya ng kasal, ano ang asamong sagot niya? Ha? Eh kahit na ako ang tanungin mo, ha, Armand? Ay naku, hindi. Ayoko. No. Never ang isasagot ko. Ano ba naman yung pakiligin mo man lang ng konti yung sister ko? Pag-asa pa kaya ako? Meron. Meron na meron, Armand. Ano ba naman yung gayahin mo yung pagkakapal ng pes ko? Ha? Sa tingin mo ba magkakajowa ako kung hindi kasing kapal ng aspalto tong mukha ko? Yun ang gawin mo. Bay kayo! Ano? Abilisan nyo! Ayos ko yung pinapadalili ko sa inyo. Hindi mga mata ninyo. Walang ginagawa. Kung tingnan sa inyan. Abilisan nyo! Good luck, Paul. Naku po. Nabasted ka na nung una ngayon. Nihihirit ka pa ng isa. Naku, malamang niyan. Basted pa rin nalabas mo niyan, Tol. Good luck, ha? Good luck. Mupre. Kung ayaw, huwag mo nang pilitin. Masakit yun eh. Sakit nyo na. Dami naman iba dyan. Hindi na ganun ka. Mahal si Sandy ang mahal ko. Siya lang ang gusto kong pakasalan. Okay? Tol, ano ba? Di ba nabasad ka na? Tanggapin mo yun, Tol, kahit masakit. Pinasad ka ni Sandy? Ha? May pag-asa pa ako. Tol, puso niya. Puso niya pa ako. Magigilat siya pa. Eric, hindi ka ba nagsasawa sa dami ng problema ng anak ko? Aling Virgie, mahal na mahal ko po si Manin Ming.
Lahat po ng katangian niyang pangit at maganda. Tanggap ko na ho lahat yun. Tsaka kahit ano pang pinagdadaanan niya, hindi ko siya iiwan. Ganyan-ganyan din ang asawa ko nung nabubuhay pa. Sana hindi mo lang binibilog ang ulo ko. Ay, Virgie, matanong ko lang ho, ha. Ano pang ginagawa ng asawa niyo, no? Kapag nakikita kanyang problemado. Alam mo, nung ganyan kami sa edad ninyo, tingnan pa lang ako sa mata noon. Alam na niya na may problema ako. Wala siyang ibang sinasabi sa akin kung hindi, wala kang dapat alalahanin. Nandito ako. Mamahalin kita. Alagaan kita. Pasisiyahin kita. Kahit anong dako kung dumating sa buhay namin. Yun na yata ang kailangan ni Maningning sa akin. Alam mo to. Huwagin mo yung mga tauhan natin. Sabi mo nakabangga ako ulit si Sigmund. Sige po. Mga hari, si Ate Ning ba labas sa sagusot natin kay Sigmund? Bakit? Kinakabangan ka na naman para sa kaibigan mo? Eh, kung madadamay po siya, tiwalag na ho ako. Hindi pa pwede. Ikaw nga uutosan para magbantay sa kanila. Sabi dito si Bernie tsaka si Maningning, kahit di ko gusto, ha? Eh, simulat sa pulpa, sangkot na sila sa ginawang katarantaduhan ni Sigmund. Nay, bakit mo ba umaaliligid sa bahay natin si Mang Hari? Bakit hindi mo tanungin tong magaling na ama mo? Hanggang hindi nakakaganti sa kanya si Hari, hindi rin tayo titigilan ni Hari. Hindi mangyayari yun. Hanggat nabubuhay ako, hindi makakalapit sa inyo si Hari. Alam ko ang laban na gusto niya. Ako nang bahala doon. Ning. Okay ka lang? Ano ang tinitingnan mo dyan? Bahay, lawak, kangkungan. Ba, nakita mo ang problemado na yung tao, eh. Alam mo, mula nang nakalaya ka, wala ka nang ibang inatupag kundi mga problema mo. Kala ko, magkakasama na tayo, hindi pa pala. Eric, diba sinabi ko naman sa'yo na kailangan ko munang malagpasan tong kalbaryo sa buhay ko? Ano naman tayo? Oh, magkasama naman tayo, katulad ngayon. Pero di dapat natin sayangin yung oras natin dito, Ning. Ano, mismo na tayo, halika. Oh, sandali, saan tayo pupunta? Basta. Ano ka ba? Di ba nga nagbabadya nga si Mang Hari, tapos sinahanting pa ni Cassandra. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa atin, eh. Ning, binigyan ka ng pagkakataong makalaya. Anong ginagawa mo dito? Nagpapakulong sa takot. Di sana nagpaiwan ka na lang sa bilangguan. Eh, parang nanalo na rin sila.
kapag hinayaan mong manaig yung takot mo. Di ba? Oh, sige na nga. O, saan na tayo pupunta? Tara, basta. Secret. Ay, naku. Secret nga eh. Ay, pasensya na ho. Okay lang. Pamanin din, miss. Gusto kong ipagpatuloy yung mga naudot kong plano ko na minin at papa. Gusto kong minin ng payo sa'yo. Napilayan tayo ng mula si Victor at si Rosa. Paano ko ba bangon ulit? Hindi ko na mabibigay ng buong-buo ang suporta ko sa'yo ngayon, Elena. Kailangan mong maghanap ng ibang tao na makakatulong sa'yo sa paghiganti mo. Alamin mo, isipin mo kung sino pa ang may sukdulang galit sa papa mo at kay Maningi. Eric, Umuwi na tayo? Uwi! Ba't naman? Sayang naman yung pinamili rin natin. Dito na tayo mag-apunan. Samahin kutob ko dito sa lugar na to eh. Ba't naman sasama yung kutob mo eh? Hindi tayo mahanap ng demonyo dito. Nasa tuktok tayo ng bundok. Malapit tayo sa langit. Hindi nila teritoryo. Sige, ganito na lang. Kumain na lang muna tayo. Tapos uwi na kita. Sige. Wala pa ba si Maningning at si Eric? Hindi ba't gagabihin? Yun naman ang paalam. Virgie, kaya mo namang makalimot paminsan si Maningning. Alam mo, ang kalbaryo para yung banyerang puno ng isda. Katagalan mong binibit-bit, lalong bumibigat. Kaya kahit pansamantala, kailangan bitawan ng anak mo yung mga problema niya. Kundi siya ang bibigay. Para din sa'yo yung payo ko, ha? Naman. Kaya lang ba, paano naman akong matatahimik? Matapos yung mga pinagdaanan natin sa paghahanap kay Rosa, nakatakas pa rin. Hanggang hindi nakukulong, kasama na rin si Cassandra at si Mayor Violeta at hindi tumitigil sa kaaligid itong si Harry. Hindi ako matatahimik para sa kaligtasan ni Maningning. Talagang hindi ka matatahimik. Kahit naman ako eh. Pagkatapos ng nangyari kay Eric, ba kung pwede lang ikulong ko dito sa bahay, ang gagawin ko eh. Yun nga lang, Mare, parang pinatay ko na rin siya kapag gano'n. Alam mo, Virgie, ah, ang importante, huwag mong sasayangin ang bawat pagkakataong magkasama kayo ni Maningning. Ganun lang din naman yung ginagawa ni Maningning at saka ni Eric. Sandy! Arman! Pasensya ka na kagabi, ha? Wala yun. Ako naman yung nagkamali eh. Pinigla ka ta. Hindi ka galit? Salamat. Pwede ba kitang yayaing lumabas?
Kailangan ko pa kasing ibalik yung mga gamit ni Chita sa kanila eh. Eh, kanina pa siya naghihintay. Bukas na lang. Sige, tuloy na ako. Sandy. Hindi na ito makakapag-antay hanggang bukas. Sandy. Tinanggihan mo yung anak ko na magpakasala. Gumuho ang buong mundo ko. Doon ko lang nalaman na hindi pa pala buo ang pagtingin mo sa akin. Natakot lang kasi ako na baka hindi mo ako kayang mahalin gaya ng pagmamahal mo kaya bagat eh. Masakit sa akin yung nangyari. Pero handa ako masaktan ulit. Mahalin mo lang ako, Sandy. Pakasalan mo lang ako. Halit, gutom na ako eh. Ano ba? Sige, kukuha ko ng pagkain. Dito ka lang, ha? Sige, bilisan mo, ha? Sige. Wala ka lang kung wala mo yun! Hello? Sa lahat ng tatawagan mo, ako pa yung napili mo. Kapag nilalamayan na si Mamimin, saka ako iisipin kung patatawarin kita. May inutusan kang pumatay kay Mamimin? Parehas pala tayo ng gusto tapusin si Mamimin. Magkakasundo tayo sa plano mo. Pero paano ako nakakasiguro na hindi ka papalpak ngayon? Wala na akong sasantuhin sa pagkakataon ito, Cassandra. Para na rin akong pinatay ni Maningming sa ginawa niya sa akin. She will suffer what I suffered. I will attend her funeral first before I go to jail, Cassandra.